Praise the Lord. Salamat sa Panginoon at grabe ang mensahe mga kapatid. No? Ako ay wala talagang masabi sa mensahe. Wala ka nang madagdag kumbaga. Simula nung ako nalilip talaga ako eh. Kasi sabi ko nga itong topic, itong series ni Pastor ay hindi ko pa narinig. First time kong narinig itong unang Biblia, first Bible. Itong masarot, no, kapatid. Namamangha ako eh kasi yung mga name, yung tawag niya or mga star names niya ay yung mga kahulugan ba? Doon pa lang sa meaning ng mga star names o yung mga pangalan ng ano na ito, itong si Taurus, the bull. Grabe yung meaning niya na binigyan ng mga meaning itong sabi nga ni Brother John kina Isis, Isis, Apis. Yung meaning pa lang niya ay namamangha ka eh. Di ba? At salamat sa Panginoon. Yung meaning niya, nung binasa pa lang ang meaning niya, kung anong ibig sabihin ng mga meaning, makikita mo na ma-identify mo yung sarili eh. Di ba kung bahagi ka? Kaya ako'y namamangha na lang eh. Sabi ko, grabe ito nga, mayaman. Noon ay pinag-uusapan namin ni Brother Eric itong first Bible. At salamat sa Panginoon na ito, salamat at naibalik kasi ito pala ay dati nang naitopic ni Pastor, naging series. At salamat sa Panginoon at naibalik itong series na ito at narinig ko. Kasi namamangha ka talaga eh, yun pala ang mga kahulugan na yan na makita mo na siguro noon mayroong mga may mga nag-aaral ng mga ganyan o tinapik yan sa mga charts pero patungkol lang doon kay Kristo. Pero ngayon iba eh. 'Di ba? Inidentified itong bride eh. 'Di ba mga kabataan? Kasi panahon niya kasi ngayon eh. Kaya doon grabe yung kagalakan ko mga kabataan. Kaya sabi ko, wala akong maidagdag. Yung mga meaning, mga star names, ba mga kapatid, itong first Bible na ito ay grabe. Sabi ko, salamat sa Panginoon at binalik at isineres ito uli na marinig ko. Gusto ko nga sabi ko, bawat series ni Pastor, itong mga first Bible, itong mga ano na to, gusto kong isave ba lahat. Pero iba kasi yung way talaga pag teacher eh. Diba kanina talagang maangat ka eh, malilip ka talaga, grabe. Ganun ang mga kahulugan ng akala natin itong mga ang alam lang natin itong mga zodiac signs na ito ay yung mga horoscope ba na pag pinanganak ka ganito yung ano mo pag ganitong buwan anong zodiac sign mo ay pag ganitong buwan cute ka yan ganun at naniniwala tayo doon kasi totoo naman eh pag ganitong buwan cute ka ay totoo kasi nakita eh. Pero kanina, grabe talaga. At salamat sa Panginoon, itong, yung ma-identified mo lahat eh. Pero, sabi nga ng propeta, na wala kang pwedeng ma-present sa Panginoon upang magkaroon ka ng privilege na umupo sa trono. Yung fastings mo, prayers mo, ano-ano man, wala eh. Di ba? Walang ganun, kundi kailangan, you are that word, you are living that word, sabi ng propeta. Di ba mga kapatid? At sabi niya, ginagrant lang niya ito doon lang sa word bride. Isalamat sa Panginoon eh, doon lang sa word bride pala. At salamat at bahagi ako pinakita kanina, di ba mga kapatid? Na napakaliwanag talaga itong mga, lahat ng mga scripture, talagang kompleto mga kapatid. Lahat ng mga scripture kung patungkol sa, alam natin talaga na, walang sino man ang pwedeng mag-judge sa mundo maliban lang sa Diyos. Pero kanina, nakita mo talaga na ang mag-judge na sa mundo ay scripture, grabe no? Bride and groom. No, you not. Grabe yung mga scripture kanina na di mo ba alam na pwede kang maghukom sa mundo? How much more pa sa mga maliliit na bagay patungkol sa buhay na ito? Nakita natin mga kapatid no, na kumbaga kung hindi ka talaga bahagi, nakakatakot itong mensahe eh. Grabe. Sila ay sila yung judge, di ba?
talaga eh, di ba mga kapatid, mula itong si Taurus, itong turo na ito, ay nakita natin lahat talaga may meaning eh. Yung sungay niyang dalawa, eh, grabe mga kapatid, sabi, namamangha talaga ako eh, parang natutuwa ako ba na ganun pala kayaman itong mga ano na ito. Mga kapatid, kaya sabi ko, ang sarap makinig talaga mga kapatid, na wala ka nang pinakita ng Panginoon eh, hindi dahil magaling si Pastor Hendry, kundi ang Panginoon talaga nagli-lead eh, di ba mga kapatid? At mapalad tayo dahil itong mga ginamit ng Panginoon ay para paglingkuran ka, para ipakita sa iyo mga kapatid yung kaliwanagan ng mensahe. Itong Bible, di ba? For the perfecting of the saints, di ba? Tayo ang iniisip ng Panginoon eh. Kaya nag-ordin siya, nagtalaga siya ng isang ministro para sa iyo. Grabe tayo, diyan lang tayo nakaupo. Kung mag-prepare ka ng ganitong topic, mga kapatid, mula mga scripture, mga quotation ng prophet, may mga meaning pa yung mga star names, nako eh, yung multiplication table nga lang, hindi ko memoryado yan eh, kasi tamad ako. Pero kanina, grabe no, talagang ang Panginoon, grabe yung ganun taka-special sa Panginoon, mga kapatid. Kaya yun yung sabi ni Brother John, sisailan ka pa. Di ba? Lahat ng mga meaning kanina. Sabi nga ni Brother John, yung ISIS ay dito, ISIS sa atin, pumapatay. Pero yung meaning kanina ay nagbibigay buhay, nagsisave. Di ba mga kapatid? At hindi lang in-identify doon sa groom, kundi in-identify din sa bride. Sinong magagalak? Kaya kung, alam mo, kung maririnig mo yung baguhan ka dito, ganun ang presentation, at wala kang binhi, talagang aalis ka agad eh. Aalis ka talaga agad mga kapatid. Pero pag may binhi ka, mamamangha ka at may mga katanungan sa'yo. Di ba mga kapatid? Talagang namamangha ako nung nakaraang linggo, ano ba yung topic? Yung may pakpak sa paa eh. Di ba? Yung mga pakpak, may mga meaning. Di ba? Kita natin kaya may pakpak kasi pinadali niya yung panahon. Eh, grabe ito nga. Kaya wala ka talagang masabi sa Panginoon kundi salamat Panginoon. Di ba? Lahat ito na pinagtiyagaan ito nga. Kaya yung mga intellectual sa Bible talaga ay hindi man maano. Kung wala talagang prophet mga kapatid, hindi mo ito maano eh. Kaya salamat sa Panginoon na mayroong propeta. Kasi yun talaga ang way ng Panginoon. At ngayon ay pinaliwanag sa atin yung mga kahulugan, mga ganun-ganun mga kapatid. Pati yung mga star names, itong malaki, anong ibig sabihin. At meaning pa lang ay napaka-mensahe na eh. Diba? At nung binanggit itong mga kahulugan ng mga meaning na ito mga kapatid, nakita mo, salamat kasi na-identified mo yung sarili mo eh. Bilang bride ng Panginoon. Wow, grabe sabi, namamangha talaga ako, mga nalilip ako eh. Eh, since na yung mga topic ay ano naman, no? Pag-teaching talagang tutok ka, parang seryoso ka, makinig ba? Yung parang ganun. Pero kanina, teaching, preaching, talagang nalilip ka eh. Mapapasigaw ka ng amin. Yes, grabe, namamangha talaga ako. Hindi, grabe talaga. Sabi ko, sarap ipatutuo sa Panginoon. Noon palang linggo eh. Gusto ko magpatutuo eh kasi sabi ko nga, first time kong marinig itong isiris, itong first Bible. Itong mga, ano na ito. Yung mga kahuluan, grabe pala, mayaman. Kaya namamangha ka sa Panginoon. Noon palang, no, sa pamagitan ng sod sa mga bituin, ang Panginoon ay nagpapahayag na. Nagpapahayag na. Eh, salamat sa Panginoon, sabi ko. Grabe yung Lord, salamat at idinako mo ako sa lugar na ito. Na kung saan talagang gusto mo, Panginoon, na ipahayag mo talaga sa iyong nubian ng napakaliwanag. Mga kapatid, at saka kung hindi ka talaga bahagi, ay aalis ka talaga kasi ang pinag-uusapan, posisyon ng Diyos eh. Mga kapatid, at salamat kanina ay
kung ano itong bride na mayroong binanggit ng propeta o sa maging sa Bible na righteous pero hindi bride, di ba? Meron din ng mga righteous na bride ang pinapatungkol, tinutungkol, di ba? Kaya nakita natin mga kapatid na kaya nga isang quote lang, napakahaba na ito, alam ko ay ito lang mga kapatid, maidagdag ko. Kasi talagang sabi nga ni Brother Marvin, wala ka ng ibang maano kasi kanina kompleto eh. Scripture, quotation, lahat-lahat mga kapatid, na kung ano ba yung authority ng bride na ito. Bakit siya ay kasamang uupo upang maghusga? Di ba mga kapatid? At salamat sa Panginoon na mayroong binabanggit na first resurrection at saka yung general or second resurrection. Di ba mga kapatid? At itong first resurrection ay para lang sa bride. Kaya yung second death sa kanya ay walang kapangyarihan. Di ba? Sa general resurrection naman, papayag ka man o sa hindi, mabait ka man o gumagawa ka ng evil mga kapatid, talagang ibabagunin ka sa pangalawang pagkabuhay upang harap doon sa white throne judgment. Di ba mga kapatid? At salamat sa Panginoon, tinabing pagkamangha ko eh. Nangingiti ako nung linggo talaga eh. Mula nung itong series ito, salamat at naibalik no. Naputol yung itong series natin eh. Dahil sa ano, pero salamat sa Panginoon at naibalik itong mga kapatid na nakita natin na hindi lang ang mensahe, hindi lang patungkol sa groom. Di ba? Kundi ina-identified niya itong bride. Di ba mga kapatid? Sabi niya, The question now arises. Why are these righteous ones in the judgment? Righteous, pero nasa judgment. Sabi niya ganun. Pero ibabaw nito ay nakita natin na mayroong nagiging banal sa pamamagitan ng bride. There is no other place that they can come up, for there are but two resurrections. And since they could not qualify for the first resurrection, they must come up in the second resurrection, which is a resurrection unto judgment. Righteous ang ano nito ha, pero hindi ito bride, hindi kasama sa kategori ng bride. Unto judgment, the ones who qualify for the first resurrection, the bride, are not in the judgment. John 5:24, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life. That is, the believer is already the recipient of eternal life, which he has in his possession now. He is already, siya ay already, ano na, may eternal life. Kumbaga mga kapatid, hindi siya binigyan ng eternal life. Nung bumaba siya dito, dala-dala niya na. And shall not come into condemnation, shall not come into the judgment, is what it really says. But is passed permanently from death unto life. But notice carefully, Jesus must have yet another group in mind who at a certain resurrection will receive eternal life. Meron din sa kanyang kaisipan na mayroong grupo na tatanggap ng eternal life. They will receive it at the resurrection, not having previously received it as a member of the bride. Di ba? Talagang iba itong bride eh. Di ba mga kapatid? Grabe ito, nakakatuwa. John 5:28-29, marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice and shall comfort the that have done good unto the resurrection of life, and the that have done evil unto the resurrection of condemnation. Itong mga anong na ito, sa second resurrection ito. Now we all know that John 5:28-29 is not the rapture, for only the dead in Christ will arise from the graves
at that time, along with the living bride, who still is on the earth. 1 Thessalonians 4:16-17, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel. Itong lahat ng mga scripture ka na ay binasa eh. Di ba mga kapatid, binasa ito ni Brother John. And with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. But it says in John 5:28-29 that all are going to comfort from the grave. This is the very same resurrection that is spoken in Revelation 20:11-15, wherein the dead were brought before the Lord and judged according to their works. And all whose names were not in the book of life were then cast into the lake of fire. We now face the question as to why they should be given eternal life at the judgment, since the official seems seem to conclusively point out that one must possess the spirit of Christ or perish. Though it seems thus, we must not discredit the words of Jesus, who most pointedly sets forth that there are some found in the book of life who will either receive eternal life before the general resurrection or after it. Paul does not evade this truth, for he most clearly says in Philippians 3:11, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Now this statement is most peculiar, pero ito ng propeta ng yung ang ibig sabihin, we all know that we are all going to be in resurrection, whether we want to be or not, or will be resurrected. So Paul could hardly be saying, if by any means I might attain to a resurrection of the dead. The truth of the matter is, he is not saying that. The literal reading is, if by any means I might attain to the out resurrection from among the dead. This is not the attaining to the resurrection or sikan, but attaining to the first resurrection, sa bride. Of which is said, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second dead hath no power. But this shall be praise of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. The first resurrection has nothing to do with the second dead. That is at the end of the 1,000 years, when all the rest of the dead live again. And in that day there will be those who comfort to eternal life, and those other who are caught in the second death. Now we do not need to guess about those who in the second resurrection are given life. We are told it is given to them on the grounds that they have been kind and good to the brethren. Tingnan mo mga kapatid. Yung mga, sabi kanya, yung allowed to the eternal life ay hindi doon. Kundi kung anong ginawa nila sa mga kapatid, sabi dito, di ba? That they have been kind and good to the brethren. Those who are raised and cast into the lake of fire will be so treated because of their mistreatment of the brethren. Since is this the word of God, we simply accept it. There is no argument here, just a simple statement of fact. To further clarify, notice especially the word of Matthew 25:31-46. It does not say that a shepherd is literally separating sheep from goats, but it is as a shepherd dividing sheep from goats. These are not sheep in the particular area of time, white throne judgment. The sheep are in his fold. They heard his voice, word, and they followed him. They already have eternal life and cannot come into the judgment. But these do not have eternal life and they are in the judgment. They are allowed to go into eternal life. Kaya mapalad itong mga tao na ito, mga kapatid. Di ba?
Kaso nga lang, ito nga, mayroong mga presentation din na yung bride ay nilagay doon sa kategori ba na gumawa ng mabuti. Hindi eh, kasi ang bride ay siya yung pinagawa ng mabuti. Hindi mo talaga, ibahin mo itong bride, katawagan ng bride. Di ba? Kasi bahagi siya ng owner ng life. They are allowed to go into eternal life, but upon what grounds do they enter into life eternal? Certainly not upon the fact that they already have his life, as does the bride, hindi kagaya ng bride, di ba mga kapatid? But they receive it because they were kind to his brethren. Maliwanag na itong bride ay iba itong katawagan niya, mga kapatid. They were kind to his brethren. They are not his brethren. That would make them joint heir with Jesus. They are not heirs to anything but life. They share no throne, etc. with him. Their name must have been in the book of life and not removed. Now because of their love of the people of God, they are recognized and saved. Ito yung sinasabi ng Brother John na hindi yung gawa. Di ba mga kapatid na kahit marami namang mababait dyan, pero sabi kanina ni Brother John ay yung isa pa na talagang puro na lang kamalian ang nagawa sa buhay, pero sa buhay niya ay mayroon siyang nagawang mabuti doon sa bride. Siya ay saved. Because of their love of the people of God, they are recognized and saved. No doubt, they serve and help the children of God. Perhaps like Nicodemus and Gamaliel, they stood for the children in a time of trouble. It seems to smack of restoration, sabi niya nga. Recognized and saved. No doubt, they serve and help the children of God. Perhaps like Nicodemus and Gamaliel, they stood for the children in a time of trouble. Meron talagang mapapalad eh. Di ba mga? Meron talaga. At ang gusto ko nga ay ano dito mga kapatid, itong bride na iba siya. Di ba mga kapatid? Nakikita mo ngayon kung anong authority nitong bride. Kasi kanina napakaliwanag scripture eh. Di ba mga kapatid? Pati anghel ay meron siyang authority to judge. Sabi pa nga, lalo na sa mga maliliit na bagay. Imundo nga, di ba mga kapatid? Kaya makita natin mga itong posisyon ng bride na pagdating doon sa white throne judgment, siya ay uupo. Hindi siya yung husgahan. Na ang alam ko dati ay ako ay haharap sa Panginoon doon sa judgment, husgahan according sa nagawa ko. Di ba? Kaya ngayon, yun naman ang message na ipapakita sa iyo yung mga nagawa mong mabuti, papakita ganyan-ganyan. Kaya ngayon, nagsusumikap kang gumawa ng mabuti. Pero salamat sa Panginoon, hindi pala ganun yung katayuan mo, kundi nandoon ka kasama yung king to judge. Di ba mga according doon sa nagawa ng mga dito sa ground. Di ba? Talagang ibibigay sa kanila eh. Kung ano yung nagawa nila sa brethren, mga kapatid, sa lingkod ng Panginoon. Di ba? Grabe yung authority na yun. Ngayon, how much more pa yung loved ones? Isipin mo na lang, hindi dito sa buhay na ito ay hindi mo kanwano yung tao pero ginawan ka ng mabuti. They are allowed to enter the eternal life. How much more yung mahal mo sa buhay? Dito, meron tayong mga misunderstanding sa mga kapatid mo, dito sa laman, di ba? Nag-aaway kayo, ganyan-ganyan. Pero salamat sa Panginoon. Brethren pa nga na, di ba mga kapatid? Nakita mo ngayon yung position eh. Nakita mo ngayon yung authority.
Yung mga kapatid, nakagaya yung kanina, binigyan ng meaning, na nagtanong pa nga, tinanong nga ng propeta na binasa ni Pastor Ken na yung kaibigan niyang isang tuloy dyan sa Baptist ba yun, or ano, na anong ibig sabihin ng merong suot na puting buhok sa ulo, na ang sagot ay, yun ay glorified body ba yun? Na ang sagot. Pero sabi ng propeta, hindi eh. Diba? Nagpakita lang na meron siyang supreme authority. Diba mga kapatid? At mas lalo ka ngayong magulantang na ganun din ang, ganun pala ang bride. Diba mga kapatid? Sa ano na ito, yung, talaga sabi ko itong yung mensahe kanina eh. Talagang yung mga pag may mga baguhan, maririnig yun. Diba mga kapatid? So, sabi ko, grabe ito. Talagang kung bilang tao, talagang napakabigat eh. Diba? Pero nakita natin mga kapatid, yung prophet, in-identify niya talaga yung bride. Eh, wala tayo mga kapatid. Kung sold out ka sa bride, walang, kailangan paniwalaan mo yung kanina eh. Wala naman quotation, hindi naman nagkulang ang Panginoon. Mababasa mo talaga eh. Diba? Scripture. Lahat mga kapatid nag-runs into continuity. Diba? Hindi nagbabangga-bangga. Diba mga kapatid? Masaya ka ngayon. Diba? Na, hindi pala. Kaya ngayon, hindi pala basta-basta. Yung hindi ka pala basta-basta mga kapatid. Diba? Maalam dito ay, sabi nga ni Brother John, ang alam lang, noon ganun din eh, sa probinsya, na ang alam mo lang ay, yung position mo ay ganun. Diba, mga kapatid, nagsiserve ka ng mga bisita o nagluluto ka. Pero iba itong position na binigay ng Panginoon. Hayag sa'yo ng Panginoon kung sino ka talaga. Di ba mga kapatid? Nakakamangha sa isang banda. Talagang mapapangiti ka eh. Malilip up ka talaga mga kapatid sa mensahe kaninang umaga eh. Di ba? Pero ito naman ay hindi naman ito by overnight, lalo na sa mga ano, di ba mga kapatid? Kasi nung Merkules na ano ko ay itong baptism, the Holy Spirit, hindi naman ito na when you receive, kundi pinakita after you receive, kasi may process eh. Di ba hindi agad ito ano, hindi, may process pa, di ba mga kapatid? Napakaliwanag. Di ba mga kapatid? Talagang sa mga maliliit na sa isang word, sa isang salita ay maintindihan mo mga kapatid, 'di ba? Pinakita ng Panginoon kasi noon ay naano ko na rin 'yan yung sa before the opening of the seal, ganun yung ano ng prophet eh. Pero nung nakita ko nung Merkules, talagang inano niya na after you receive, 'di ba? Eh napakaliwanag. Salamat sa Panginoon ay ano pala eh, ganun pala. Kaya nga salamat sa Panginoon at mayroong ministry talaga. May salamat sa Panginoon at mayroong itinayo talaga mga kapatid na hindi kagaya ng mga sa panahon ni Moises na ang iba ay nakakita lang ng ito na yon, parang maganda na, nagtayo na ng tolda. Di ba? Hindi nila nakita na mayroong pangako ang Panginoon na abundant talaga mga kapatid. At yun ang Panginoon sa atin eh, di ba? Itong journey na ito mga kapatid, binuhos na ng Panginoon. Kasi wala na kasing ibang panahon na pagbuhusan pa ng kapunuan ng kanyang pagka-Diyos eh. Ito na yung time, di ba mga kapatid? Kaya nga pauwi na tayo eh. Di ba? Wala na ang ibang natitira. Kaya pala nasabi ng propeta na wala nang iba kundi yung pag-alis ng bride. Di ba? Sa panahon niya, siya yung na nasabi niya yun sapagkat hayag sa kanya eh. Kung nakuha niya talaga yung kapahayagan eh. Kaya ngayon mga kapatid, sa pagpahayag ng Panginoon, nakita mo talaga, tama ang propeta. Wala na nga ibang natitira pa kundi ang pag-alis namin. Di ba? Pinahayag na ng Panginoon. Kaya nakita mo ngayon, mga as the prophet, sinabi na wala nang ibang natitira pa kundi ang pag-alis ng bride. Di ba? Mga kapatid, isipin niyo, wala na talaga eh. Yun na lang eh. Di ba mga kapatid, maghahanap pa tayo ng ibang mensahe? Inaig na ng Panginoon, di ba? Naka-witness tayo sa pagpahayag ng Panginoon. Di ba mga kapatid, yung pagpahayag ng Panginoon, kaya sa,
kung pagbulay-bulayan mo, talagang mabigat eh. Ako bilang ano, nagbulay-bulay ako sa ano ng Panginoon. Ito hindi naman ito stand, kumbaga stand lang ng church eh. Na kung sino ang bride. Kundi ito talaga ang mensahe. 'Di ba mga kapatid, hindi lang ito ah, ganun yung ano namin, kundi yun ay buhay talaga mga kapatid. Yun ay mensahe talaga eh, kung sino ang bride eh. 'Di ba mga kapatid, hindi ito nga ang stand namin ganun. Ano kami, yung bride ay Diyos yan. Hindi lang kung naman, talagang kung bride ka, ganun dapat. Ganun talaga eh. Ganun ka talaga eh. Di ba mga kapatid? Talagang mabigat mga kapatid. Pero salamat sa pang, bahagi ka, nag-i-enjoy ka. Di ba? Star names kanina, binabanggit ko anong mga kahulugan. Di ba mga kapatid? Eh grabe eh. Akala natin noon ay, yun ay pwede mo lang i-identify doon sa groom. Kay Kristo. Pero kanina mga kapatid, napakaliwanag na identify din ito sa Nubia. Sapagkat sila ay galing sa came from the same source. Ano ba ang source ni Jesus Christ? 'Di ba Diyos? 'Di ba? Eh sila ay siya din ay came from the same source. Eh yung bride eh. Yung bride. Came from the same source. Doon pa lang napakaliwanag eh. Hindi mo pwedeng tawagin sa bride kung iba yung pinagkukunan niya. Na, di ba mga isi, di ba mga kapatid? Nag-aangkin ka na bride, tapos, iba, si Kristo lang yun. Doon galing sa Panginoon. Eh, sinabi ng prophet eh, came from the same source. Di ba? Saan ka identified? Sa kanyang pagka-Diyos, napakaliwanag mga kapatid. Kaya, lahat, ako nag-i-enjoy. Patuloy mga kapatid, yung pagpahayag itong series na ito. Diba? Na akala natin ay ang alam anong, ako nga hindi ko nga alam kung anong zodiac sign na ganun-ganun, basta alam ko pinanganak ako ng July ako eh. Hindi ba mga kapatid? Akala ko pag pinanganak ng July eh cute. Ganun lang yung meaning na alam ko. Wala ata yun sa ano eh. Di ba mga kapatid? Pero kanina napakaliwanag itong masarot yun no? Galing sa mababasa mo sa aklat ng Hub, di ba? Diyan yan eh. Na, grabe na, akala mo, pag ano ka dito, kahit tuman ay theologian ka o maroon kang alam sa mga ano, nung ipresenta ito nga si Taurus, pagkakala mo, wala ata sa Bible yung pinag-usapan nila eh. Di ba mga kapatid? Pero kanina, scripture talagang ano eh. Di ba mga kapatid? Nakita mo talaga, scripture, talagang, nga no, mayroon ano nga no, eh yun nga ay first Bible yun eh, di ba mga kapatid? Ang Panginoon at salamat sa Panginoon, hindi nagbanga-banga, di ba? Patuloy ito mga kapatid. Napaka sarap makinig mga kapatid. Kanina eh talagang iba ang pagpayag ng Panginoon. Naba witness natin kanina mga kapatid. Wow, ganun pala ang bride. Kaya niyang mag-judge kahit sa maliliit na bagay. Ganun talaga, wala scripture at binakapan ng prophet, di ba mga kapatid? Kung bride ka, wala kang magawa kundi tanggapin mo yun mga kapatid at mag-enjoy. Kaya binabalik ko lahat ng pasalamat at papuri sa Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagpapala sa atin, mga kapatid. And nakakapanahimik. Bakit? Kasi ang yun na lang kasi mag-enjoy kayo. Kasi nilalatag ng Diyos ng maayos at talagang malalagay ka sa isang kalagayan na wala nang iba kang gagawin kundi manampalatayang lubos, maniwalang lubos, at the same time magalak, no, sapagkat merong mga ganitong pagpapahayag ng Panginoon, di po ba? At masarap magbulay-bulay sa Panginoon sa kanyang kadakilaan. Maliban sa gawain, ano, meron tayong personal na pagbubulay-bulay sa Panginoon. Maliban sa gawain. Of course,
yung gawain, diyan kinukwiken ng Panginoon lahat yung ano, yung mga, kasi hindi ka magiging bahagi ng hukom kung wala kang kaalaman, na kaalamang hindi ngayon lamang kinuha, kundi kaalamang eternal. Number one ang isinauli sa atin upang tayo ay makapaghatol ng makatwiran ay ang wisdom, na wisdom mismo niya. Maliban doon, wala tayong karapatang humatol. No po. At bago dumating ang paghahatol ng Panginoon, ang kagandahan nito, bago dumating yung paghahatol ng Panginoon, salamat, kaya binanggit kanina ni Pastor na kung si Brother Branham ay papipiliin ng panahon, dito niya nilagay. Kasi kung sa mga nagdaan na panahon, kung nabuhay ka sa panahon ni Moses, grabing paghahatol mo niyan. Hanggang sa dumating si Lord Jesus Christ, grabing paghahatol yan. Di ba? Nakasanayan nila na ang sino mang mahuli sa akto ay babatuhin hanggang siya ay mamatay. No, hindi man adultery ang kanyang nagawa na nalabag na pagkakasala, ito man ay maging erehe. Alam natin ang meaning ng erehe, yung laban sa sinagoga. Ikaw ay ipe-persecute talaga at talagang ibabatuhin mo hanggang sa iyong kamatayan. At yan ay paghahatol ayon sa kanila na makatwiran. Salamat na buhay tayo ngayon sa panahon natin na ang ginagamit nating paghahatol ay ang paghahatol ng Diyos, walang iba kundi ang pagbibigay buhay. No, dito muli papatunayan ng Panginoon na hanggat maaari, ayaw niyang may mapahamak. Ganyan ang makatwirang paghahatol ng Panginoon. So, in other words, He is a just God, not truly. Meron man talagang magpo-fulfill sa eksena that they will be annihilated in the lake of fire, even that talaga perfect and righteously executed. Yung hindi execute, I'm not talking about the execution of that spiritual part na talaga, total annihilation. Yung pag-execute ng Panginoon is righteous talaga. Bakit? Meron ang Diyos talaga na napakamahabagin niya, lalo na sa ating panahon. No? Napakamahabagin talaga ng Panginoon. Bagamat, tanggap natin sapagkat yan ang pagpapahayag ng Panginoon, kung bilang talaga yung titignan, marami talagang mapapahamak. Pero huwag na tayong titingin doon sa mapapahamak na marami, sapagkat doon talaga nakatalaga ang karamihan, sapagkat sila ay bahagi ng temporal na mga pangyayari sa plano ng Panginoon. Tignan natin kung yung kaninang nabanggit, na dahil no, they were allowed, for me it's a specific interpretation of how God impart light. Napaka payak or napaka sentro ng Panginoon, bagamat ito'y mabigat talaga po, napaka bigat po nun talaga. Bakit, paano nasabi na you are part of those who allowed? Oh, you are part of the so-called who allowed person or a soul to go inside eternal eternity. Mabigat po talaga. Napakabigat, mga kapatid, na kung talagang titignan natin, because we all have this revelation what lays ahead. Kung ano ba yung natitira dito sa mundo talaga, mga kapatid. Wala talagang pag-asa dito, but we just thank God na merong ganitong pagpapahayag ng Panginoon, at hindi talaga ito masasapo ng karamihan. At hindi po pwedeng ang bahagi niya ay hindi ito matanggap. Hindi po ba? Yun mga kapatid, na tayo una sa Panginoon, una sa lahat, nagpapasalamat tayo sapagkat hindi tayo nalagay sa isang kalagayan na we work out natin ang patungo sa kaluwalhatian. Never magkaroon ng ganong way. Never pala. And that's the religious realm is doing. Kailangan, their doctrine is to teach their congregation on how to make it. It's a big perversion na nakita natin when God showed that it is really He and He alone that does it.
Di ba mga kapatid, ang katalinuhan ng great adversary? Yes, mga kapatid, talapagkat ganun. Hindi natin na nilalahat o literal na sinasabi na napakasama naman pala ng Bible kasi ganun yung tinuturo. Hindi po ganun, mga kapatid. Kaya lang, ang letra talaga ay pumapatay. Kaya nga mayroong mga ibang kubinante na matutuwid, diba? Inosente. May mga personalidad o kaluluwa na tumutupad ng kasulatan na hindi nila namamalayan totoo sa kanilang kaloob-looban, bagamat hindi sila bahagi ng nobya. At dahil ganun ang kanilang puso, nakita ng Panginoon na male and female, God is obligated na mag-cross yung path ng Diyos at saka ng tao na yun. Di po ba? Yun, doon nagbabase ang Diyos sa kanyang paghahatol. Hindi sa kung anumang bagay, hindi sa kung anuman nagawa nitong tao na to, kundi sa kung anong nakita ng Diyos before the foundation of the world, at kaya kailangan siyang maging lamang muli. Yun mga kapatid, yun talaga ang conclusion, isa sa mga naririnig natin na conclusion ng Panginoon. Bagamat tayo ay masayang masaya sapagkat ito ay pinapahayag ng Panginoon ng napaka-detalyado, di ba, in teaching and preaching at the same time, tayo ay nagre-rejoice mga kapatid sapagkat it is really the word that is ruling or the Holy Spirit that is ruling. It is not really the man. No, maaari nating balikan, no po mga kapatid, na kung tutuusin at realidad na ang panahon ni Lord Jesus Christ at panahon natin ngayon ay walang pinagkaiba. Same po mga kapatid. Sa panahon niya, bagamat siya ay iisa, alam niya kung sino lang yung kanyang mga tinawag. Di po ba? Alam natin na itong mga taga-sunod ni Abraham na nagki-claim na anak ni Abraham, disipulo ni Moses, and so on and so forth, na hindi siya napagkilala. Bakit? Itong mga relihiyosong mga tao na karapat dapat sanang ma-recognize siya, no? Na hindi lingid sa ating kaalaman, bagamat napakadami ng sumunod sa kanya ng panimula ng kanyang ministry. Hindi lingid sa ating kaalaman na wala man sa ilang porsyento yung alam niya na magpapatuloy doon o pagsisimulaan. In other words, wala man sa ilang porsyento lang ang kanyang tunay na bahagi. You know, saints? mapalad nga tayo sa ministry natin. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, mapalad ka kasi naunawaan mo, tinanggap mo yung message for your day and your message. Alam mo kung anong bahagi ginagampanan mo, mapalad ka. Di po ba? You know what? Isang bahagi ng Panginoon ng ano niya, na hindi tayo kaagad binuksan, ano? Kaagad. I would say kaagad. Kasi yun talaga yung traits mo na you will know all things. Just like he did. Or just like he was rather. Diba? He know all things. Diba? Yung may susunod sa'yo, di ba masakit yon, pastor? 5,000 susunod sa'yo, tas alam mo lahat laman ng puso nila. Di ba masakit yon? Isa pa nun, matindi. Alam niya na sa daming pinagpala na sumunod sa kanya, no? 5,000 mahigit. Iilan lang doon yung hindi boboto kay Barabas. Oh, hindi po ang mga tao na ito ay basta-basta lang. Nagbigay sila ng effort upang sundan si Lord Jesus Christ nasaan man siya. Naniwala sila, gumaling sila sa kanilang mga pananampalataya, and so on and so forth. And yet, God face in their face rebuke them. Kaya kayo nagsisunod dahil kayo'y nangabusog. It's hard. Di po ba mga kapatid? Kaya kung balat sibuyas ka dito sa ministry, hindi ka tatagal. I just realized that. Kilala natin si Pedro, he denied or he
Dininied ba? Tama. Dininied niya 3 times ang Panginoon. Si Pedro, kilala nating matapang. And yet, lumabas yung pagkatao niya nung nakita niya kung gaano katindi yung puwersa. No, kaya no, hindi po basta-basta dito. Tama, pastor. Tama, pastor. Hindi po basta-basta pala ganun. Kasi susubukan ka, talagang pipigain yung pagkatao mo, ilalagay ka sa isang sitwasyon na talagang manginginig yung tuhod mo para alisin yung pagkatao mo. Di ba ba? Diba? Alam naman natin yon, sino ba ang nag-deny sa Panginoon? Hindi naman talaga si Pedro, kundi yung pagkatao niya. Bilang tao, dininay niya ng 3, hindi lang isang beses. Masakit yon. Di po ba? Masakit yon. Sabihan ka, ang tapang-tapang mo, pinapakita mo yung katapangan mo, tapos didiretsahin ka ng Panginoon. 3 beses mo kung i-deny. Gaano ka katapang dito sa message? Yung stand mo? Instant ka, masakit yun. Pero diniretsa siya. Hindi si Pedro, hindi iba. Pero may bahagi siya ng pagkatao. I'm just bringing you back to the reality when he was here alone. Wala pa yung upper room experience. Salamat tayo. Ang instructions sa atin, just preach the word. Doon mo ma-identify kung sino talaga yung pinili ng Panginoon. Hindi mo na kailangan piliin pa kung sino yung mapanirang damo, sino yung kambing dyan, sino. Just preach the word. Diba? You know what? This is a great blessing from the Lord. Because we are all identified to the ministry. We're not just lady who sits down na nagpupudpud ng pintura. Hindi po tayo ganun. Hindi po tayo ganun. These are traditional. Yung pagpunta sa church, membership, and so on, attendance, appealing up of attendance, those are traditions. Hindi po ba, mga kapatid? But then, when he opened that seals, 1963, yung karamihan sa atin dito, wala pa. Hindi po ba? Balikan ulit natin, ang daming nagsisunod sa kanya. Tapos, sa mga disipulo, of course, hindi kasama yung mga babae, no? sa bilang na yon. Sa 12, nandun pa si Judas. Si Judas was instructed, sabi ni Brother Branham, into all truth. Parang binigyan din siya ng ministry. But then, when the showdown came, he showed his color. Pinakita niya talaga kung anong ang kulay niya. And then that time is the most parang napakasaklap, no? Kasi ang Panginoon hindi naman naglilihim. Sabi niya, ang sino man magsawsaw. Diretsahan siya, eh, no? Ang sino man magsawsaw, siya itong magtataas ng, ano ba to? Sakong against me. Di po ba? Diretsahan niya sinabi. At ang si Judas, ginawa niya ng madali kung ano yung dapat niyang gawin. Masaklap yun, di ba? Masaklap yun. Kasi akala ni Judas, yun na yun. In fact, nagsisi nga si Judas, eh. Nagsisi siya. In fact, sinuli niya nga yung suhol. Sinuli niya yung suhol. Ganun matindi yung ano ng make believer, eh, no? Yung great disappointment. I realize now, but it's late. But it's too late. Ma-realize niya talaga, mga kapatid. You know what? It's a scripture. It will happen again. Because it's the scripture, mga kapatid. But we are so blessed here because ang Panginoon, every angle, every controversy, pinapahayag sa atin ang hayagan talaga ng Panginoon upang tayo ay mag-enjoy. Di po ba na mga ito, mga kapatid, habang binibreak yung word, no, mga kapatid, you will be established into the solid rock foundations where you should be at. Where you should be at, mga kapatid. Personally, mga magbulay-bulay ka sa Panginoon. Ang Panginoon na may likha ng langit at lupa. Ang Panginoon na when He speaks, it will come to pass.
ang Panginoon na ibinigay niya yung buhay and He rose up again for our justification. Lahat-lahat na ginawa niya, lahat binayaran niya, ang lahat-lahat ng imposible, lahat maibibigay mo sa kanya ay posible. And then, He's here in me. Diba? Lakad ka. Diba? Lakad ka. Simple lang. Simple lang yung buhay mo. Di po ba? I'm here. Tingin ka sa paligid mo. Tingin ka sa sarili mo muna. Tingin ka sa laman mo, it's not worthy. It's not worthy. Tingin ka sa laman mo. Tingnan mo background mo, lalo na. Di ba? Tingnan mo background mo, lalo na. Di ba? Pupulot ka pa lang ng bato, ang dami mo ng tama. You know what I'm thinking? You know what I'm saying? Pupulot ka pa lang, iniisip mo pa lang pumulot ng bato, nandyan na yung ano ng Panginoon na. Di ba? Na-experience ng prophet yan? Di po ba? Kung ano-ano sinabi niya dun sa babae, balik sa kanyang vision. Di mo ba alam yung namumulang ulap na yan? Dugo ko yan ng pagsalag sa mga dapat sana ibabato sa'yo. Ibig sabihin, ganun katindi yung kasalanan ni ano, Brother Branham. E preserved pa yon for a ministry. How much more tayo? And yet, you can't help but believe that He is here. Because, why? Because, why I'm emphasizing this? The only thing na mag-rejoice, mag-enjoy ka sa message, kung papaano, kumbaga ganito eh, ang gusto ng Panginoon, purihin mo siya, paglingkuran mo siya sa kung ano ang presente niyang sinasabi. Doon lang talaga makikit, doon lang talaga yung sacrifices ay makukonsume ng Diyos. I'm speaking spiritual, no. In other words, doon ka magkakaroon ng kapanatagan. Dito tayo binigyan ng kapanatagan ng Panginoon. Because just like on the history, hindi na nalugod ng Panginoon nung marami na nakumbinsi ang bangka ni Noah. Nalugod ba yung Panginoon? Sabihin nyo ngayon, ilan? Dati ilan? 8. Ngayon ilan ang naniniwala na ang bangka ni Noah ay nagsisave? Christian world. Almost half of the population of the earth believe that Noah's ark can save. Pero tingnan nyo, ang Panginoon ba na ano? Wow, naniniwala na sila ngayon. Did they caught him on the act na or parabang on the spot na par? Yes, na please na namin ang Diyos kasi at least before 8 souls ngayon, half of the earth's population na. Number one, hindi yun ang message of the hour. Although it's part of the word. So that's how it works. Yung Diyos, sabing ganun, ang pangako ay para sa mananampalataya. And God will talk to His elect. Always ganun. Through His prophet, and then the prophet will preach the message. Will just preach the message. Di po ba mga kapatid? And then, the true elect will follow. How can they follow? By manifesting what the prophet is saying. Bakit? Yung sinasabi ng prophet, yung pinuporan niya ng word, is the manifestation of God. Di po ba? Now, what is yung kaugnayan? No? Ano yung kaugnayan nito mga kapatid? It really makes sense sa ating paglilingkod. I'm just saying this, why we are enjoying. Bakit natin ini-enjoy natin itong message? Remember, ang tagal na nitong message na to binibigay. Bakit ngayon mukhang sariwang-sariwa natin nilalasap? Bakit? Samantalang yung iba, maaring pag narinig nila, maaring mas madaanan nila yung Facebook account ni Pastor, hindi naman yung message siya. Wala namang pinagkaiba, pero kakaiba yung nadarama mo. Kakaiba yung kagalakan na nasa sa'yo ngayon. Bakit kaya? Mayroong kakaiba. The same thing, just like 2,000 years ago, it was the Lord Himself. Although we can
we can refer to one scripture, the very short scripture or verse in the Bible where he wept. But just like in Revelation chapter 5, that the elder ay kaagad-agad na inaliw si John. Hindi nagtagal, no? Hindi nagtagal yung kanyang pagtangis. Ganun din sa pagtangis ng Panginoon dahil malapit sa kanyang puso si Lazarus. Lalo lang umakto kung sino siya talaga. Kasi to begin with, alam niya na hindi natutulog si Lazarus. But for thy sake, sabi niya, di ba? Kaya inabot siya ng ilang araw, 4 pa, bago niya puntahan si Lazarus. But when he spoke that word, a specific name of that person that he loved most. Come on, saints. But when he began to speak the name, a specific name of whom he loved the most, one of the he loved the most, walang magawa, bumalik siya sa kanyang katawan, yung kanyang naaagnas na ilong bumalik sa dati. And that same God is here. That same God is here. Amen. Referring to our last day ministry, as much as we want or need to go home na, no, bago natin ma-realize, kasi ganito yung itinutulak na inspirasyon sa atin ng Panginoon, that we really, there's nothing left but to go home. Remember na merong umaasa sa atin, na hinihintay ang ating tinig para sila ay tawagin. Di po ba, mga kapatid? That's how we enjoy it. Kung noon walang nakakaunawa sa kanya, ngayon hindi na. Di po ba, mga kapatid? Hindi dahil sa ating pagsisikap, kundi dahil sa kanyang dakilang layunin. Bakit? Yung tinimpisahan niya, tatapusin natin. At yun ay hindi na magtatagal pa, mga kapatid. Glory to God, mga kapatid. Napaka-biyaya ng Panginoon. And then the topic that we heard this morning is about the ruling, yung fulfillment ng first Bible, ng pagparito niya, of course. And this is our day, no? Na pagparito niya upang humatol. Right? At the reason why we're glad and enjoying it, because it really covers all. Hindi ka iiwanang nakahang. It covers all. Although nakikita ko si, ano lang ito, parang observation lang. Yung oras talaga ang konti eh. Kasi marami pang quote eh. Napakadaming quote na magbaback up nitong Mazarot na ito. What really transpired or what fulfills in our day, parallel to the scripture, from heaven to literal fulfillment. Di po ba, mga kapatid? So napakadami pa, mga kapatid. Kulang lang talaga yung oras. Di po ba? It shows really that what we're talking about is eternal things. Di po ba? Hindi ka kung saan-saan dinadala. Yung path talaga, oh, kita mo, enjoy na enjoy si Brother Joed. Parang na-love at first sight sa kanyang iniirog. Namumula yung pisngi niya. Di ba, mga? Of course, lahat tayo ganun. Lahat tayo ganun. Kaya nga tayo nag-i-enjoy, mga kapatid. In fact, to be honest, mga kapatid, no, tama yung sabi ni Brother Mabin, wala naman kami na dapat idagdag. Di po ba? But we're just happy. Masaya lang kami na tawagin kami ni Pastor, just speak from your heart. Di po ba? Kung pwede nga lang, pati mga sister eh. Kung pwede nga lang, pwede naman sa patotoo. Di po ba, mga batid? Kung pwede nga lang, mga sister, about what God is doing sa atin sa pagpapahayag na ito, mga kapatid. The word is not enough to praise Him. It's just in you. You're enjoying it, mga kapatid.
Hindi po ba mga kapatid? Kasi Satan is won't stop. We know it. Hindi natin minamagnify si Satan, hindi natin siya binibigyan ng credit, at least a bit, hindi natin siya binibigyan, but we know he is exposed. Satan won't stop. Hindi siya titigil ng pagbibigay ng mga sitwasyon, circumstance para ma-upset ka. Pero the more na pinapahintulutan ng Panginoon, ano, hindi yung tayo, hindi naman, okay naman, hindi naman to. Hindi ibang klaseng pahintulot po yun. Ulitin ko lang po mga kapatid, yung alam nyo tayo, we can say that we're part of the Godhead, the mind of God, the coming of God in the part and in mind form, something like that. Pero lahat tayo mga kapatid, naghahantay ng leading niya. Meron tayong mga decisions that we really seek for God. At sa tuwing makikinig tayo ng ministry ng Panginoon, dun lalong nagiging maliwanag yun. Dun tayo nakukorek, doon tayo nililid, doon tayo ginaguide. Wala tayong sariling lakad na dati pa ginagawa na natin, nakasanayan na natin at nakatago ka na doon. Delikado yun. Walang ganun mga kapatid. It's a fresh leading every day. Pagka ang pillar of fire, umano, hindi ito parang, alam ko na, ang pillar of fire pupunta ngayon doon, alam ko na yan. Hindi po mga kapatid, pag ang pillar of cloud umalis na, talagang sundan mo yun. You know what I mean? Di po ba? Yes, yung Holy Spirit, hindi tayo ililigaw, but He has leadership. And that's His word. Never siyang nag-change ng leadership. No, sige, kayo naman, yung mga mature na. Sige, kayo na, bahala na kayo. Never maging ganun. Alam nyo na yung gagawin nyo. Ang Diyos ay naglagay ng matured na bride. Alam ng bride ko anong gagawin niya. Anong gagawin niya? Umupo. Di ba mga kapatid? Mag-enjoy. Di ba mga kapatid? And it will automatically follow. Doon lang susunod ang buhay. Di ba mga kapatid? But when you have your own decisions and when it comes to that part where parang magsasabi ka na, I know what I'm doing, delikado. Delikado po mga kapatid. Di ba? At salamat na lang sa Panginoon sapagkat we cannot escape from it na lahat ng lakad natin ay itinakda ng Panginoon. At doon tayo nag-i-enjoy. Sapagkat ang nagpapahayag noon every time na pahayag ng Panginoon yung kanyang salita. Yung path na sinusundan or nilalakaran natin. Di po ba? Sa part ito ng paglilingkod mga kapatid eh. Di po ba? So, we're blessed. We're blessed to have this ministry. You can praise Him enough for what He is doing sa ating paglilingkod mga kapatid. At siya ay hindi nag-aksaya ng panahon. Ano? So, I'd like to I pray na makadagdag because yung way na babalikan ko pa yung diniscuss ni Pastor, anong babalikan mo dun, Brother Joed? Di ba? Kahit isang angulo mo tignan eh. Side view, back view, bottom view. Anong tawag dun? Isometrical view. Di ba? Whole view na yon mga kapatid. Kahit anong tignan mo, yun na yun talaga eh. Napakaliwanag na. And you're looking for more in that way. In the sense na tingnan ko pa mas maliwanag, mas masarap na ngayon tumingin lalo. Hindi yung ito na tapos na. Maliwanag na hindi po. You're looking for more because as long as we're here, we need exceeding joy through hearing the word of God. 'Di ba? Kailangan mo 'yan mga kapatid. Alam mo, you know more than me. These problems that we encounters, family, 'di ba mga kapatid, family problems, etc. and so on and so forth mga kapatid. The hardest one that we can ever encounter pagdating na sa ministry. Pero family, yes, nandiyan 'yan lagi. Siguro
pinakamahaba na yung isang buwan, may magre-report sa'yo. Kuya! Di ba mga kapatid? May mga troubles, may mga ganyan. Mas ano kayo marahil, mas ano kayo sa akin on how to handle that. Maaring magsabi kayo sa akin, Brother Eric, it's bearable. Maaring ako, nakasimangot na sa sulok. Maaring kayo, matatag na. But we're not speaking about that. Kasi nandyan yan habang nandito talaga tayo eh. Kasi si Satan hindi titigil talaga. Ito ay magiging mabangong patotoo lamang sa paharap ng Panginoon. Lahat ito mga ito. Di po ba? Of course, nandyan yung ano natin sa bawat isa, encouragement in time. Hindi naman tayo manhid na merong dinadanas na isang ganyan. Kasi nandyan pa rin tayo. That's why the body works. That's how the body works. Kapag ka merong isang dinadanas na ganito, nandyan siya nangalalay. Nandyan pa rin magpaalala. Di ba? Magpaalala. Sis, di ba? Ganito tayo. And then, nare-recharge tayo. Di ba? Nare-recharge tayo. Kaya nga, di po ba? Kaya nga, ang sarap makinig eh. Bakit? Diyan sumasagot ang Panginoon eh. Higit sa lahat. Diyan sa, kasi, alam nyo, the world doesn't really know what love is. No? Ang alam nilang love, yung simpatya, tapik-tapik, etc., etc. Ang totoong love, yung word na naririnig natin. Yung totoong love, mga kapatid. That's the real charity na kailangan ng mundo. That's why it can impart eternal life eh. Hindi yan alam ng mundo. That's the real love of God. It can impart eternal life regardless or unconditionally. Di po ba mga kapatid? So I'd like to read the scripture. Amen. So salamat sa Panginoon. Tayo ay laging masaya. Di ba? Laging inspired mga kapatid. At totoo po yun mga kapatid. Talagang hindi nakakasanay na tumayo rito. Di po ba? You ask for God. So, what to say? What more can you say? What more can you say? Diba? Ano pa mga kapatid? Wala ka ng ibang sasabihin pa maliban na kung ano yung gusto mong ipaharating ng Panginoon. Di po ba mga kapatid? Sa 14 of John, it says, let not your heart be troubled. This sin happened after Christ himself at chapter 13 of John, dinirecha niya si Peter na ako ay i-deny mo 3 times. After that, ito yung eksena. Let not your heart be troubled. In other words, magalak kayo. Instead na magulumihanan, kayo ay magalak. Di po ba? At yun yung hatid ng mensahe sa atin. Kaya tayo nagagalak. May problem? Meron. Di ba? May mga kinakaharap? Nandyan. Yung bills, hindi yan mawawala. Hanggat humihinga ka, may bayad. Tama po ba? Oh, di ba mga kapatid? May bayad yan. May barating na bills sa'yo. Di ba? Ang saya siguro natin kung walang tax, no? Tax-free. Di ba? Kaya yung mga gustong maging hero, yan isa sa request sa government. I want to be tax-free. Yung mga gusto maging bayani. Kasi siyempre, bibigyan siya na ng ano eh, highest honor eh. Sa kabayani ang ginawa. I want to be tax-free. Lalo na sa ibang bansa, grabe ang tax. Dito nga sa Pilipinas, hindi pa ganun. Sa ibang bansa, grabe. Pero okay naman, kasi napapakinabangan ng mga elders. Napapakinabangan mo. Nakakalanghap ka ng magandang park. Na mga puno sa park. Totoo. Di ba talagang ibinubuhos sa kung saan dapat. Ibig sabihin, less corruption. Pero dito, nakakaano magbayad ng tax. Iba mga kapatid, kasi kinukurap. Di po ba? Kung sana ay napupunta sa tamang kalalagyan. Sabi niya, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Nang sa gayon, that where I am, there ye may be also. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus saith unto him, I am the way,
the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So from these phrases, mga kapatid, nakikita natin that there's no effort that any man, any single man can put para marating itong mga bagay na ito. If you had known me, you shall have known my Father also. And then, and from henceforth you know him and have seen him. Philip saith unto him, Lord, remember, these are the disciples. These are the persons na nakatanggap ng baptism sa upper room. But before that, this is what happened. Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. Di po ba? And how sayest thou then, Show us the Father? Believest thou not that I and the Father, and the Father and me, I am in the Father and the Father and me? The words that I speak unto you, not of myself, but the Father that dwelleth in me, he does the works. Di po ba? So, the same thing today. The same thing. Kung ano yung ini-speak ng bride supposed to be, ayun din yung ini-speak ng Father. Because we found out in Revelation 22 that the Spirit and the bride say the same thing. Di ba? Hindi lang the Scripture itself testifies na hindi lang itong harmony to ang nangyari kay Lord Jesus Christ 2,000 years ago and the Father. It will happen today. That's why magkakaroon talaga ng righteous judgment. Di po ba? Sapagkat yun yung kailangan ng mundo. So bakit? Bakit kailangan ng judgment? Bakit kailangan ng judgment? Number one, ang nakakatakot na eksena pag narinig mo kasi yung judgment because we know that men fell. But that's the dark part of it. But in reality, because of this revelation, God gave us how the clearest as crystal na yung part ng judgment na binigay ng Panginoon ay napakainam. Di ba mga kapatid, yung dark side lang kasi ng judgment, yun yung mga tao na hindi sigurado. Pagka pinag-usapan na yung judgment, nako, sino sa atin maliligtas? Yun na yun yung mga comment. But then again, we found out na sa plano ng Diyos, hindi puro annihilation, kundi pagdala doon sa kanyang eternal na plano. Kaya kailangan niya ng husgahan. Of course, nandiyan kailangan yung judgment para ma-ano na lahat, ma-separate na yung eternity doon sa temporal. But paano mangyayari yun kung hindi niya umpisahan? Di po ba mga kapatid? So, the fulfillment of this Masoro at the same time of the Scriptures is very important na masaksihan talaga ng bawat believer. At masasaksihan nila yung mga kapatid, personally, ang Diyos nangungusap sa kanila, ito yung nangyayari ngayon. Nasaan ako, anong ginagawa ko? Ito yung ginagawa ko ngayon, mga kapatid. Bago ko kayo tuluyan na alisin, gusto ko i-enjoy nyo yan. Di po ba? I-enjoy nyo yan. Di kayo para bang ano, although it's carnal, ano, let me say this. Hindi kayo excited doon, na pagdating doon, excited kayo, ikaw, papasok ka, ikaw, hindi. Hindi po, mga kapatid. Dito palang alam mo na kung bakit hindi sila papasok at hindi. Di po ba? In other words, mga kapatid, yung inilalagay ka sa preview na kung anong kalalagyan mo talaga bilang part ng jury. Di po ba, mga kapatid? And it throws back all everything before we even think of judging other people. We must judge ourselves first. Throws back. Babalik sa atin yun, mga kapatid. Di po ba? Hindi para kabugin ng dibdib, kundi para magpasalamat sa Diyos. Yes, magpasalamat sa Diyos sapagkat ako ay isa sa mga nobya niya. Ito, this is the hard thing. This is a hard thing. There are people na kailangan talaga nilang lakaran yung mga word because sa pamamagitan nun sila ay husgahan. Pero ang bride, in one sense, hindi kaya niya, hindi na kailangan tumulay dun. Bakit? He was paid by His blood. That's the best I can say. That's the best I can say. The nearest example I can give is my loved ones. Hindi nyo sila madalas nakikita dito. Hindi nila alam itong series ng Masarot. And yet, you believe with me that they will be with us at that same day.
Paano nangyari yun? The same thing as your loved ones. Your friends, not just loved ones, your friends. Bakit parehas tayo nang natanggap? Di po ba mga kapatid, parehas tayo nang natanggap? Paano nangyari yun? Because God is real. He is real to His word. Totoo siya sa kanyang salita. Siya ay nagbibigay ng buhay, hindi ng pag-aalala at takot. Yun talaga yung laman ng message. Di po ba mga kapatid? And paano yun? Aalis na lang tayo, wala pang nakakaalam nun. Somebody might reject it, wala tayong magagawa dun. Pero ikaw, never mo yun i-reject. That's a real thing. You accept it by faith. What? Tingnan nyo mga kapatid, kalagayan lang natin dito, di ba? Alam nyo sa totoo lang mga kapatid, maraming mga ano dito sa message eh. Marami, sa totoo lang, realidad dyan. Tagal-tagal mo naglilingkod, wala ka man lang maisama. Come on, saints. Di mo ba alam na kung hindi sila maano, talagang, yun yung interpretation ng token sa kanila. Hindi mo sila maisama, maniwala. Walang apo ang Diyos. Gaganunin ka pa. Walang, totoo naman, wala namang apo ang Diyos eh. Diba? Kasi lahat sa kanya, anak. Kaso lang, hindi nila nakita yung bahagi na yun. Di po ba? Bakit? Yun yan ay nakatago sa kanila. Isang malaking pagpapala sa Panginoon na binigay sa atin yun. Di ba mga kapatid? So sabi niya dito, believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. The greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Napagpiyestahan na natin yan. How will he do it? How will he go unto his Father? By the second coming in the form of the bride. May quote yan mga kapatid. Na-encounter na natin yung quote na yan mga kapatid. So he is here now doing the many member body works, imparting eternal life, judging righteously, because we were judged first. That's what the sixth seal is all about. Not pala, it's all about part of it. Yes, part of it na nangyari sa atin yung judgment na yan mga kapatid. Dumating na yon, ginudge yung old soul natin, right? Ginudge yung old soul natin. Pagka-judge sa old soul natin, mga kapatid, that old soul is a sin to begin with. Unbelief to begin with. Wala siyang mapapala. Di po ba? Hindi niya kayang apuhapin itong message. Aalis yan o kaya something na it will make only trouble. Di po ba mga kapatid? But then again, he judged that at yun ay pinatay niya. And then, yung judge na yon ay hindi umalis pagkatapos niyang i-judge. Nanahan. Tama po ba? At sino yung judge na yon? It's your representation. Bakit? Sino ba yung nanahan sa'yo? Diyos. Sino ba yung Diyos? Yung judge. Di po ba ngayon? So ano ngayon? Ngayon, ang Panginoon, yung mga nangyayari sa buhay mo, yan ang buhay ng hukom. So, pagdating nila doon, anong maiaano nila? Anong may palusot nila? Buhay na ng hukom mismo yung encounter mo. Ano pa? Di po ba? In fact, mga kapatid, sasabihin nila, yan sana ay malawak na pinto para sa'yo. Pero it only shows where you belong. Pero to those people who, sabi nila, kailan ka namin? Pinagmalasakitan. Di ba? So, they are, although they were just allowed, they are part of that eternal plan of God. So we're blessed. We're blessed. Salamat sa ating Panginoon. At napaganda yung isang point na nabanggit ni Brother Eric regarding dun sa ating mga personal experience. Individually, may mga experience tayo and we cannot deny it.
nandito tayo sa church, grabe yung joy na ating nararamdaman. I can see it in your eyes. Pero we have to face the reality. Mamaya-maya lang uuwi tayo. Kayo pala. Kasi dito ako nakatira. Dati, nag-aalala ako na baka iwanan kami ng last trip. Ngayon, hindi na ako nag-aalala. Ako ang nag-aalala para sa inyo. Baka kayo ay maharang. So, salamat sa Panginoon. I believe God did all these things, even for me personally. Kasi mahirap din talaga na mapalayo sa pamilya. Sabi ko nga, para akong OFW. Napalayo sa pamilya. Naintindigan ko na ngayon yung buhay ng OFW. So, we have our own personal experiences. And that's reality. Pagdating natin sa bahay, kung dito pansamantala na wala yung mga ano, mga alalahanin natin, pansamantala nagkaroon tayo ng baliktad naman spiritual amnesia doon sa mga bagay na na-experience natin every day sa buhay natin. Amen. At pag-uwi natin, hindi natin 'yan pwedeng takasan. Nandoon yung nag-iisip ka ano yung para nga sa bukas. 'Di ba? Lalo kung darating na yung ano, yung kung meron kayong kalendaryo diyan sa bahay niyo, nakasulat kung ano yung mga babayaran niyo sa bawat petsa na 'yan. Hindi niyo maiwasan na ma-pressure. So paano natin ito i-connect? Amen. Sa joy na na-experience natin while we are here sa church. Mahalaga ba yan? Mahalaga. Kasi kung hindi yan mahalaga, walang saysay yung ating pagpunta rito. Amen? Eh bakit pa tayo pumunta? Kaya nga yung iba namimiluso po na lang. Bakit? Pag nakadaluba ako sa church, eh meron akong isasaing. Diba? Come on, saints. So I have to face that reality. Kaso lang, mga kapatid, as your brother, I will say something for that battle. Nangyayari yan. Kaya nga tayo binibigyan ng instruction ng ating Panginoon, who we are, at nagre-rejoice tayo eh. Diba, mga kapatid? So we now see the two different clusters. One, Pleiades. The other one, Hyades. Saan tayo doon? Di ba doon sa Pleiades? Di ba? The congregation of the judge and rulers. So, pag tayo ay narito, naririnig natin, wow. Di ba? Ngayon, sa time ni Lord, mga kapatid, He gave us an inspiration. What is the key of all these things? Amen. Now, I believe that's Luke chapter 10. After Jesus have said to his disciples, "Huwag kayo dun magalak." Walang kulang na kagalakan kung napasukon nyo ang dyablo o na pagtagumpayan nyo ang dyablo. Magalak kayo kung ang pangalan nyo ay nakasulat sa langit. That was his statement. Verse 20 actually, that was written in verse 20. Not withstanding in this, rejoice not that the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. So meron bang connection ito sa atin ngayon in this day?
In that hour, Jesus rejoiced in spirit. Nag-rejoice siya. Amen? And said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Nag-rejoice in spirit si Lord na itinago itong kapahayagan na ito sa mga wise and prudent. At mga kabatid, when we say wise and prudent, yan yung mga marami nang nakasaksak sa isip. Kumbaga sa computer, marami nang masyadong laman. Amen. At sa sobrang dami ng laman, minsan naghahang na. Amen? At mahirap magang, spiritually speaking. Amen? Pero may mga babes. Hindi po bata yan. Babes in Christ yun. Sila na nakareceive ng new birth. Excited yan mag-receive ng mga bagay na galing sa Panginoon. 22. All things are delivered to me of my Father, and no man knoweth who the Son is but the Father. And who the Father is, yung binabanggit ni Brother Eric kanina, but the Son. And he to whom the Son will reveal him. Wala tayong magagawa. And salamat dun kay Brother, what's the name? Nakita niya yon, sabi niya, ang bride pala ay nandun na sa Diyos before the foundation of the world. So, at least, meron ng simula. Di ba mga kapatid? Meron ng panimula kasi naniwala siya na merong elected, predestinated from before the foundation of the world. At least, at siya ay willing pumunta rito, pray for him. Amen. Sabi ko sa kanya, kung nais mo pang matuto, nais mo pang makarinig, huwag kang mag-atubili. Kasi ako ay residente na dito sa 10001. Okay naman at nakita ko rin naman yung unti-unti niyang ano. Hindi naman dahil pinagalitan ko kanina. Sorry for the brothers kasi parang inano ko naman sa kanya kanina kasi Brad, mag-aral ka muna. Magbasa ka muna. So that is, minsan parang iniisip ko mukhang masyadong offensive yata naman yung aking ginawa. But I have to say it. So I believe if his heart is right, then the Lord will continue to bless him. And he turned him unto his disciples and said privately, blessed are the eyes which see the things that you see. Amen. Mapalad yung mga mata na makakakita sa mga bagay na inyong nakita. For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which you see. Alam niyo mga kapatid, maraming nag-desire na makita itong ipinapakita sa atin sa panahon na ito. And have not seen them, and to hear those things which you hear and have not heard them. The blessed are these ears, diyan literal na hearing lang, but spiritual hearing. And blessed are your eyes, for they see. Not just the literal eyes, but eyes. And seeing means understanding, same way with the hearing. Ayon, ipinahayag na ngayon ito ng Panginoon. Balikan natin, I will no longer read quotes to just to shorten our time. So Brother Branham said, Moses was chosen
Amen? And no one can replace Moses. Walang pwedeng pamalit kay Moses. Moses was Moses. Amen. Grabe yung dealing ng Panginoon sa kanya. Amen. Paano niya gawin ang lahat ng bagay? Every part or every little thing ng mga instruction nire-receive ni Moses. And remember, he was a prophet. Amen. Lahat detalyado. Yung instruction ng Panginoon, detalyado. Amen. At yun ang foundation ni Moses. Kaya ganun siya katapang. Di ba, mga kapatid? Di ba alam ni Moses ang pwedeng gawin ng... Pero at that time, alam ni Moses, walang ibang pwedeng bansa na pwedeng bumunggo sa Egypt at that time. And Moses was nurtured, amen, by the princess of Egypt. Di ba? Kaya nga siya nga dapat yung pero eh. Pero tinalikuran niya yun. He was, amen, trained. He was instructed. Amen, for 40 years. 40 taon. Hindi na po yan basta-basta, mga kapatid. Bilang engineer, bilang military, bilang economist, lahat na kay Moses. Pero lahat yun kailangan, amen, talikuran niya. And God created a circumstance para ma-fulfill what was in the mind of God for Moses. Amen. Di ba, pumaslang siya? Kasi yun ang nasa heart niya to begin with. Eh. So, tinapon siya, pinalaya siya to begin with. And then, another 40 years, ang Diyos naman ang nagbigay sa kanya ng training. Ang Diyos naman ang nagbigay sa kanya ng instruction. Nakakaiba na doon sa kanyang pasimula. And then, Brother Branham said, alam ni Moses, actually, naglambing siya sa Panginoon, everything. Amen. Hindi niya pwedeng ilagan, hindi niya pwedeng takasan. Many times, he wanted to. Just like we are. Hanggang sa dumating yung punto na ang Diyos mismo ay nag-allow ng sirkumstansya. Oh, alam niyo na yon. Why cry, speak na message. So, nandun na sila sa verge of death. Amen. Nandun sa kaliwa nila, bundok. Kanan, bundok. Sa likod ay yung umahabol na mga sundalo ng Ehipsyo. And then, sa harap, hindrance. Amen? Hindrance sa mata nila. Amen. I believe now you can follow me. So anong sabi ng Panginoon? At that time, huwag niyong sabihin na hindi na pressure si Moses. Yung pressure na pinagdadaanan natin ngayon, para sa akin, wala pa sa kalingkingan sa pressure na yon. Bakit, mga kapatid? Sinigurado ni Moses, amen, hindi niya binola lang yung mga Israelita na kinumbinsi niya ang mga ito na sila ay makarating sa Promised Land because it was God Himself who spoke it. And then nandun na sila sa sirkumstansya na ganon. Did God allow it? Sino nag-allow? Hindi naman nang hula si Moses kung saan sila dadaan. Amen. Di ba, mga batid? Nilid sila from the very start of the journey at doon sila dinala. Siguro sa time na yon nagsimula ng mag-murmur yung mga tao. Pambihira naman, no? Inalis tayo ng Panginoon. Dito pala tayo dadalhin. Isa-isahin pala tayo dito na papatayin. Come on! Pero sabi ng prophet, amen, in that period of time, mga kapatid, umiyak na si Moses. He forgot something. Meron siyang nalimutan. Amen. Ano yung nalimutan niya? Yung instruction ng Panginoon.
Amen. That Moses himself can create an atmosphere. Amen. Nalimutan niya na binigyan siya ng authority and power to create a circumstance. Remember, he was the deliverer. Amen. And the deliverer is here. Umiyak siya. Sabi ng prophet, isa lang ang solusyon. Amen. Ni Moses. Amen. Kailangan lang niyang balikan. Amen. Kung ano yung ibinigay sa kanya ng Panginoon na instruction. Same thing with us all. Pag-uwi natin, haharap tayo sa circumstance. Amen? Huwag niyong sabihin hindi. Lahat tayo humaharap. So ano lang ang kailangan nating gawin? Amen. Balikan niyo yung instruction. What you have heard, amen, behind the pulpit. Amen. Di ba mga badid? Balikan mo lang and then you have the power to create your own atmosphere. Do you have that power to create your own atmosphere? Amen. Otherwise, nagbubulahan lang tayo rito. Amen. Now, sabi ng prophet. Prophet na tayo. When Moses was Jesus was tempted. Amen. Now, I want to read. Medyo ano eh, ba't dito na tayo with his perfect faith. Amen. Si Lord, first recipient of that faith, at yung faith na yon tulad ng nakita natin this morning, ito yung faith na nasa atin. It was his own faith. He was very strange, and the devil didn't stay around him very long. We got it in the lesson this morning when he came with that great big bluff of intellectual conception. He bluffed up against Jesus there when he came, and he found out he hit a 10,000 volt line. Nag-attempt si Satan, na-attempt si Jesus, mga kapatid, pero ano ang nasumpungan niya? Siya ay na-hit ng 10,000 volt line. Hindi po yan literal. Spiritual po yun, no? Throwed him right back again. Itinulak siyang palayo. Amen. Bakit? Ang tinetempt niya ay si Lord na merong perfect faith. Amen. Yes, sir. He said, it is written, man shall not live by bread alone. He got a shock then. Amen. Yun ang ginamit ni Lord. Remember, the prophet said he never used any supernatural power. He just stayed with the word. He came a little softer the next time when he said, now you're a great man. You can puff yourself up here, be somebody. Said, get behind me, Satan. What he meant, and thou shalt not tempt the Lord thy God. See, he proved himself unto Satan that he was the Lord God. For it is written, thou shalt not tempt. Now, if Satan didn't know that that was the Lord God, he'd said, wait a minute, you're not that person. But he knowed better than to
debate it with him. Huwag niyong isipin, don't underestimate Satan. At the same time, ganun din, don't underestimate God. Doon dapat. He knew what ground to stand on. He said, thou shall not tempt the Lord thy God. And that's who he was. Amen. Who he was. What about us in this day? And Satan knowed better than to say that because Jesus' works had already proved that he was the Lord thy God. Notice now another. Perfect faith is a master of all circumstances. Now, if that faith is in us, if that perfect faith is in us, we have the master of all circumstances. Pagdating natin sa ating mga bahay, pag-uwi, haharap na naman tayo sa tinatawag na normalcy of life. Amen. Ayon, ang tanong, nawala ba yung joy na nireceive nyo while you were listening this message? Pero itratry ni Satan, mga kabatid, amen, na yung joy na yon ay mapalitan ng sorrow. Mapalitan niya ng pag-aalala, mapalitan niya ng pangamba, mapalitan niya ng takot. Yun ang kaya niyang gawin. Ngayon, kaya napakahalaga yung topic natin this Wednesday. Godman. Amen. Now, amen. Huwag niyong sabihin, amen, na nawala totally si Satan after you receive this revelation. Amen. Kung siya noon sa iyo ay isang ano lang, kung power niya kumbaga ay binibigay niya ay 1,000 ano ba yung power? Oh. Horsepower, sabihin na lang natin. Pero nung makita niya yung kagalakan mo sa natanggap mo, aba, hindi ka na niya bibigyan ng 1,000. Ibibigay sa iyo doble. Amen. Hindi lang doble, triple. Di ba mga kapatid? Kasi ang intention niya, mawala yung kagalakan mo. Maisantabi mo kung ano yung tinanggap mo sa Panginoon. Pero salamat, merong perfect faith na kayang mag-create ng circumstance. I will use the word na kayang mag-create ng circumstance. Perfect faith masters all circumstances, no matter what it is. Come on! No matter what it is, kahit ano yan, problema sa pamilya, problema sa karamdaman, problema sa pinansyal, this is really the time to show that He is real in our life. No matter what it is, it masters it. Just watch. When you believe anything, do anything, and you got faith in what you're doing, no matter what the circumstance is, that don't have one thing to do with it. Kalingkingan lang yun. Amen. Aliit lang yun kung ikumpara sa nireceive nyo sa pagpunta nyo sa dako na ito. And Brother Branham said, that is the third pool. Third pool is creating circumstance for that, amen, pain or sadness, sorrow, amen, trials, tests na pwedeng ibigay sa atin. See, it masters that circumstance. If it's in a room of sickness,
And the Lord revealed that these certain things going to happen, you just speak it and go on. Ang susi pala nasa atin din. You speak mo and then go on. And then it will automatically, amen, drop in that atmosphere you created. In that circumstance you created. Yun yung susi, mga kapatid. Why I'm saying this? Amen. Na-experience ko yan. And I believe every one of us, we have our own personal testimony how it works. Amen. Oh, that's just don't ask any questions. Be watchful. Amen. Dapat walang ni katiting na tanong. Alam nyo mga kapatid, ang tanong ay darating kung merong katiting na pagdududa. Amen. Pero kung walang katiting na pagdududa, walang question yan. You just happy to claim, amen, what you have spoken. Nadaanan na natin yan. God will honor your word. Because your word and God's words are the same. Amen. It's already over. Come on, saints. It's already over. Just keep going. Huwag hihinto. Amen. Kaya nga mga kabadid, kung napapansin niyo ang Panginoon, this is just like a flow. Sa little church, nagpo-flow lang yan. At tayo lang naman ay nagpapatiano dito sa flow. At hindi lang tayo nagpapatiano dito sa flow, mga kabadid. Amen. Madadaanan natin yan kay Eridanus. Amen. Ngayon, kung alam mong may flow dito, hayaan mo lang ba na ang flow na yon ay hanggang dito? I-divert mo yung flow sa bahay mo. Amen. I-divert mo yung flow na ito sa tahanan nyo. Amen. And then you will see the result. See? It masters all circumstances. Well, if you do this, so and so going to do, you see, it's already got it mastered. See? Faith believes that God will work it out. I don't know how He's going to do it, but He'll do it anyhow. See? It masters all circumstances. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, amen, hindi nga natin minsan ma-explain anong nangyari. Bakit nabayaran natin yung mga humahabol sa atin na mga bills? Di ba mga kapatid, sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa ating paligid, wala ka na narinig kundi reklamo sa mga tao. Di ba mga kapatid? Pero tayo ay narito pa rin, nakatayo pa rin, nagpapatuloy pa rin, nag-e-enjoy pa rin. Amen. Bakit mga kapatid? You created an atmosphere na kung saan mga kapatid, ni katiting ng pagdududa, ni katiting mga kapatid, ng pangamba ay hindi natin pinapahintulutan. So, anong relation sa sinabi ng Panginoon? Ang susi dito ay revelation. Hindi lahat pinahayagan. Pero mayroong elected, predestinated, na pinahayagan ng ating Panginoon for them to know what to do. That's the purpose. For us to know what to do.
At salamat sa ating series, makikita natin, the first time I teach it, kung sa mga iba nakaalala, lahat na topic, lahat na houses ay just pointing to the groom. Hindi pa kasi sa atin noon umabot yung kapahayagan ng identity ng bride, yung position ng bride. Pero salamat sa Panginoon, binabalik tayo. Nakita rin naman natin because yung Pleiades ay congregation of the judge, meaning hindi siya iisa. It's a congregation. Actually, it's the cluster of the seven stars. Amen. E meron ding Hyades, the congregated, na nag-receive ng life because of those, amen, stars or judges. So nakita na natin ngayon. So, I believe with all my heart, amen, meron na tayong kapanatagan. Because ang ibibigay sa atin ng faith ay kapanatagan. And God is obligated. Amen. Kaya sabi nga ni Brother Eric kanina, sa loved ones natin, amen, sa circumstances natin, sa ating araw-araw na pamumuhay, we cannot explain, but it's happening. Diba? Wala akong nakita rito na para bang nagreklamo sa Panginoon na, Lord, bakit ako pinabayaan na yata? Wala eh, di ba mga batid? Oh, sa katunayan, nag-enjoy nga kami kina Brother Marvin diyan kami. Tagal namin mag-fellowship. So, just go on. Life, just it's a flow. Until such time makita natin, mga batid. Amen. We will have a body change. Amen. Patuloy lang na ganyan. Then one day we will have the body change. And this body change, this rapture, sabi ng prophet, is a secret. Amen. And it is only revealed to the bride. So salamat sa Panginoon. Ang dami pang gusto ng Panginoon talagang ihano sa atin. Kulang talaga yung oras natin. Amen. But anyway, amen, we can sit with one another, amen, there, amen, sabi nga ng prophet, 1,000,000 years. Grabe yun. Nakakainip naman dun. Hindi ganun, mga batid. Wala nang ganun. So, salamat sa ating Panginoon. Amen. I can say, what a blessed person I am. Na hindi ko rin ma-explain bakit ako dinala dito. Amen. Bakit ako napunta dito sa Little Church ng Angeles. Amen. It's really far in my mind. Pero salamat na nandito ako. Amen. Hindi bilang pastor, isang tabi ko yun. Kahit man ako ay nandyan lang nakikinig, kagalakan pa rin sa akin yun. Bakit? Dinala ako sa kung saan. Nakakarinig ako ng balancing pangangaral. Amen. Kasi mahalaga kayo. Mahalaga tayo sa Panginoon. Amen. Kung hindi man ako, pwede siyang gumamit ng iba. Because you are special. Amen. Pero dinala ako niya dito at pati ako ay nag-i-enjoy. Amen. Bakit mga kapatid? Amen. Grabe talaga itong pagpapahayag na niya. Amen. Minsan sa baba parang, ewan ko baka kung madatnan ako ninyo dyan, minsan ako yung nagsasalita. Hindi ko sasabihin na ako mag-isa. Hindi naman pwede yung nagsasalita ako mag-isa. Pero yung with joy in my heart talaga, ito pala yun. Ganyan. Ito pala yun. Amen. Talagang, kumbaga parang picture.
na talagang kumpleto. So salamat sa Panginoon sa hapon na ito. Tayo lahat ay tumayo, mga kapatid. Amen. Amen. Awitin natin yung isang awit maikli, yung kay buti-buti mo, Panginoon. Napakabuti niya na tayo ay dinala niya sa kung saan ipinapahayag ang balansing salita. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpasawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpasawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. Hallelujah. Salamat Lord sa buong maghapon na ito. Tunay nga Panginoon na patuloy mong pinupuno ang iyong nobya. At ito, Lord, ay dahil sa pag-ibig na nauukol sa bawat isa sa amin. Kay sarap namnamin, kay sarap bulay-bulayin, Panginoon, na sa dami ng tao sa mundo na ito, Lord, isa kami sa mga pinili mo. At pagpahayagan ng balansing mensahe na ito sa panahon na ito, Panginoon. At salamat, Lord, na naging
realidad ang mga salita na ito sa aming buhay. Nakikita namin ngayon, Lord, na ang salita na yon ay patuloy mong binibindicate. At tulad ng sabi ng yung propeta, ito ang tunay naming headship. Ang katuparan o kaganapan ng iyong mga salita. At sapat yun, Lord, upang makapagbigay sa amin ng tunay na kagalakan. At ang kagalakan na ito, Lord, ay kailanman hindi na mawala sa bawat isa. Nandun man kami sa aming mga tahanan, haharap man kami sa mga problema sa buhay na ito, ngunit salamat, Lord. Meron kaming kayamanan sa pagkataong loob na kailanman hindi na ito mawawala, bagkus ito ay patuloy na lumalago hanggang sa araw na kung saan, Lord, papalitan mo na ang katawan na ito at hindi na kami mag-alala sa mga bagay na konektado pa kami sa mundo na ito. Maraming salamat, Lord. I-bless man bawat isa. Kung meron man desire sa kanilang mga puso, Lord, I know your prophet said, if our heart is right, then you will give the desire of that heart. Salamat, Lord. Sa hapon na ito, I pray na ikaw, Panginoon, ang muling gumabay, mag-ingat sa mga kapatiran sa pag-uwi. Makarating kami, makarating ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan. At Lord, ang tinanggap namin pagpapalang ito ay kanilading masilayan sa pamamagitan, Lord, ng pagpapahayag namin, pagpapakita namin ng buhay na kailanman ay hindi naapektuhan ng mga bagay ng salibutan. Salamat, Lord, at I pray kung merong unspoken request, Lord, I pray na ikaw, Lord, ang tumugon sa lahat ng ito. Muli, ikaw, Lord, ang patuloy na magpala sa mga kamay na ginagamit mo to support the ministry, Lord. I pray na ibalik sa kanila ng higit pa kaysa sa mga pagpapala na ito. Maraming salamat, Lord. We give you back all the glory. We give you back all honor, praises, and thanksgiving in your mighty name, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen. God bless po sa bawat isa, mga kapatid.